Nakabawi na ba kayo dun sa praise and worship? Diba? Natakot ako kay Mamong, itong nagtatalon, paikot-ikot pa eh. Pero, pinapakita talaga no, na ang paglilingkod sa Diyos ay walang pinipiling lahat. Ibig po ba? So, ibig sabihin talaga Mamong, ang tumatanda, walang tumatanda. Tama? Kalabaw lang daw ho ang tumatanda. Tama po ba? So, sa mga kabataan, gusto kong maglingkod sa Diyos sa papaanong paraan at kung ano bang klaseng paglilingkod, bigyan nyo lang yung puso niya sa Lord. Wala pong imposible. Diba po? Kaya nyo rin magpatambling-tambling kasama tulad ni Mamo. Ano po? So, purihin ng Diyos. Ano po? Sige po, pray tayo at tuloy-tuloy na tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord. This is our third Sunday, Lord, for the series, Lord, Panginoon, na inyong ibinigay sa amin. Lord, kayo po yung aming tagapagsalita, kayo po yung aming tagapagturo, gamitin niyo po ang inyong lingkod para ihayag yung mensahe sa inyong mga. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, ano? It is our third Sunday. It is part 3 ng ating serye na Go Deeper. Ano po? Kailangan tayo talaga ang lahat ng mananampalataya o lahat ng sumusunod sa Diyos, ang nais ng Diyos ay lumalik tayo. Kasi kailangan natin na matunghayan talaga at maunawaan ang iyong mensahe ng Diyos. Bakit po? Kung sa araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Diyos, araw-araw din may pinapakita ang Diyos sa atin. Ngayon, pag hindi tayo nagbasa araw-araw, araw-araw ka rin gutom. Yan? Amen. Bakit po gutom? Ang katotohanan, ang banal na espiritu ay nananahanan sa atin. At ang banal na espiritu, ang kanyang pagkain ay yung salita ng Diyos. Ngayon, kung wala tayong ini-impart o wala tayong pinakain araw-araw, gutom yung banal na espiritu. Ang tanong, ano pinapakain mo araw-araw? Di ba po? Pag puro physical yung ating pinapakain, masaya tayo, right? Totoo yun, masaya tayo. But behind your mind, lalo sa ibang bahagi ng inyong puso, mayroong kakulangan. Kaya, going deeper or go deeper, ito yung nais ng Panginoon na hindi lang tayo basta-basta magbasa, kundi aralin natin intentionally, mas malalim pa ano ang nais ituro ng Diyos. Diba po? Kaya sabi po niya, yung ating pinag-uusapan, bakit na si na ate? Sabi po niya, yung ating serye, Luke 5, verse 4, sabi niya, when he had finished, sabi niya, nung natapos siyang nagsalita, sabi niya, he said to Simon, put out into the deep water, sabi niya. Diba? Ito yung utos ng Panginoon kay Simon Peter, sabi niya, lumalim ka, sabi niya. Pero kung papansinin niyo yung scenario dyan, hindi naman malalim na malalim ang pinuntahan niya. From the shore, nangara si Kristo, and then sinabi niya, lumalim ka, bumalaot ka, sabi niya. And then, ikas mo yung net, sabi niya. Bakit? Eh, pag kinas niya yung net doon sa mababaw, sigurado ako, buhangin, makukuha niya. Pero malinaw kay Pedro, sabi niya, nasa pangpang kami, pinapalaot kami ng Diyos, pinapalayo kami ng Diyos, pupunta ka sa malalim, nang sa ganun, makita mo ang gagawin ng Diyos. Hindi pwedeng ikas mo yung net mo sa isang mababaw lang at alam mong walang makukuha. Diba? Kaya sabi po niya, cast down your nets, go deeper. Sabi niya, sabi ng Diyos sa kanya, kaya sabi ni Pedro, okay Lord, sinabi mo gagawin ko. Diba? Parang sinabi rin sa atin ng Diyos, magbasa tayo ng Biblia, sabi niya. And then sabi niya, basahin mo ito. Ang sabi mo, hindi Lord, dito lang sa John 3.16. Okay na ako rito, John 3.16 lang. At Jeremiah 29.11, okay na ako ito, Lord. Hindi, sabi ng Lord, basahin mo, Old Testament. Lord, New Testament, ang hirap basahin mo, Old Testament. Eh. Puro, ano na lang eh. Puro, tatay ni ganito, anak ni ganito. Ano bang kwento ito? But God says, when you go deeper to the Word of God, tingnan nyo yung mga saling lahi na yan, alam nyo ba kung anong ibig sabihin niya? Ipinapakita ng Biblia, ng Diyos, ipinapakita niya paano niya pinalutang mula sa kawalan ang isang misaya at tagapagligtas. Tila baga walang katuturan yung pinag-uusapan doon sa Old Testament, pero ang katotohanan, malalim at malaging bahagi ang ginampanan na.
para inutang niya sa atin ang tagapagligtas. Amen po ba? Kaya going deeper, hindi lang simple, hindi lang malalim na basta lumalim ka, but we need to go deeper nang sa ganon, mas makita pa natin ang nais at gustong ihayag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya on the first part natin, sabi po natin, sa next slide po natin, ang sabi po niya, sorry ah, gumalaw yun. Yan. Ang pinag-usapan natin on the first series natin is going deeper in knowing God. Paki-flash mo nga. Yan, sabi niya. Deeper in faith, sabi niya. In faith by knowing God, sabi niya. Bakit? Mahalaga na yung ating pananampalataya ay hindi lang may pananampalataya ka. Bakit? Sabi nga niya eh, si Satanas nananampalataya. Kaya nga sabi natin, deeper. Kasi si Satan nanampalataya ng mayroong Diyos, pero hindi malalim. Alam niya mayroong Diyos. Diba? Kaya yan ang challenge ng Diyos. We need to go deeper. Diba? Laliman pa natin. Ano yung pagkakakilala natin? Kaya sabi ng ating yung pinag-aralan natin, mayroon tayong pinag-usapan, information, sabi natin. And then, application, habitation. Why? Yan ang wala si Satanas. He knows the information that Jesus is God, but hindi niya kayang i-apply deeper. And then, sabi po ni Pastora, may sa next slide natin, sabi po niya, deeper in obedience. Yan mismo, wala si Satanas niyan. Dahil tanging mga anak ng Diyos ang sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yes. Yeah, kaya, tanong mo, sumusunod ka ba? Kalapitin mo yung katabi mo. Sunod tayo. Kasi pag hindi ka sumunod, alam mo na sino. Diba? Pero, sabi nga, in our obedience, there is a rewards and blessings. Diba? Ibig sabihin, kung sa pagsunod mayroong rewards and blessings, eh kung sa hindi pagsunod, kung sa pagsuway, ano meron? Diba? Sa pagsunod natin, there is a rewards. Ngayon doon sa hindi pagsunod, mayroong pagpapalo ang Diyos. Ngayon, tanong lang, ano gusto niyong tamasahin? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Yeah. Sa mga kapwa ko magulang, alam niyo, pagpapala, pero yung anak din, mahusay din. Pagpapala tayo. Di ba aling magdabog ako, may pagpapala pa rin. Diba? Pero alam niyo rin ba, sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroon, minsan may feel tayo, feelings natin, hindi ko feel gusto maglingkod sa Diyos. Hey, gusto kong i-remind bawat isa, ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi base sa emosyon mo. Hindi sa kung nahihirapan ka, hindi ka maglilingkod. Ang sinabi ng Diyos, maglingkod ka according to your faith, not your emotion. Diba? Kaya natin pinapalalim to. Kung nasasaktan kayo sa mensahe ng to, thank you kasi nangungusap ang Diyos sa inyo. Amen. Hindi ho ako nagpapatama, pero ang Diyos, pinapatamaan tayo. Why? God wants us, every one of His children, to obey and to stay closer to Him. Dito po. Kaya sa ating pagsunod, sa ating pangatlong serye, ang pinag-uusapan natin is deeper in humbleness. Why? Humbleness. Pag sinabi ng humbleness, hindi scrumbleness, ha? Dinamin ko. It is a humbleness or humility pinag-uusapan natin. Kasi masarap po yung scramble eh. Diba? Joke lang po yun talaga. Sabi nila mga pastor, corny. Hindi talaga makasakay yung iba. No? Deeper in humbleness. Diba? Pag sinabi nating humbleness, alam nyo po ba, napakahirap gawin ito. Humbleness, there is a or humility, humility na lang. Pag sinabi nating humility, there is a fake humility. Mayroong fake humility. Dahil minsan, akala natin nagpapakumbaba na tayo, pero alam nyo, nagmamalaki pala tayo. Nagpapakita tayo minsan para tayong kawawa, akala natin nagpapakumbaba tayo, pero hindi ka nagpapakumbaba, nagpapapansin ka lang. Hey, hello. Ito ba kayo? Amen. Humility. Ang hirap gawin. Ang hirap
isa buhay. Di ba po? Kaya sabi niya, sabi po ng next line natin, sabi po niya, tungayan natin, Luke chapter 5, verse 5, ang sabi po niya, at dito tayo magpapaikot-ikot. Sabi po ni, Simon answered, sabi po niya, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But, because you say so, I will let down the net. Sabi po niya, nung sinabi ni Kristo, ni Jesus Christ kay Peter or Simon Peter, na sabi niya, lumayo ka, go to the deep water and cast out the net. Ang sabi ni Pedro, sabi niya, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Panginoon, sabi niya, parang guru, master, sabi niya, nagpagalaw kami, nagpagunuhu kami, and yet wala ko kaming nakuha. Yan ang sabi niya. Kung titignan natin yung mga tekstong yan, ipapakita ng Diyos at ipapakita ng mensahe ng Diyos, paano nga ba tayo dapat magpakumbaba? Diba po? At kung titignan natin dyan, makikita rin natin ano nga ba ang estado ng puso ni Pedro nung sumagot siya. Most of the time, pag meron tayo, merong inuoto sa atin, at tila baga hindi tayo komportable doon, anong feeling natin? Diba po? Napakabilis ng ating puso na tumipok at biglang umikot at sasabihin, nagmamagaling ka lang. Diba? Minsan sasabihin pa nga nila, itong ang taong ito, punong-puno lang ng alam, wala namang sagawa. Diba? Pero sabi ng Diyos sa kanya, Peter, go to the deep water and cast out the net. And then sabi ni Pedro, Master, sabi niya, we've worked all night and haven't caught anything. Sabi niya. Nung sinabi ni Pedro yung we worked all night, sabi po niya, Master. Tingnan niyo, sinabi niya, Master. Sabi niya, and then sinabi po niya, we worked all night. Ang sinasabi ni Pedro, he honor Christ. Sinabi niya, si Kristo ay Diyos, siya ay Master. Pag sinabi nating Master, tutunganya natin mamaya, mas marami pang gustong sabihin dito. He honored Christ as his Master. Sabi po niya, we haven't caught anything. But as you say so, I will let down the net. Ibig sabihin, sa palagay na yon, sabi ni Pedro sa sarili niya, ako ay isang veteranong mangingisda and then isang karpintero, sasabihin niya ako, ilaglag ko yung net. Pero si Pedro hindi niya inisip yan. Pinapakita ko lang yung scenario. It is a normal scenario na kung ikaw ay isang mekaniko, isang mahusay kang mekaniko, and then yung problema na himay mo na, napagod ka na hindi mo pa rin napandar, and then mayroong isang darating panaderya, sabi niya, gawin mo to. Anong feeling mo kaya? Ano kaya itong lukong to? Ba't niya ako tuturuan, di ba? It is a normal reaction natin na mag-repel or mag-revenge. Pero si Pedro sabi niya, napagod po ako Panginoon, magtama, wala po kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, gagawin. Wow! Pinapakita ni Pedro dito yung kanyang pagpapakumbaba. Kaya nga niya natawag si Kristo, si Jesus as Master. He acknowledged Christ as his Master. Diba po? On that level, ipinakita ni Pedro yung kanyang pagpapakumbaba. Kaya, pag usapin humility, ano nga ba ang ibig sabihin ng humility or humbleness? Sabi po ng ating slide, ang sabi po niya, humbleness or humility, it is the modest or low view of one's importance. Sabi niya, low view. Pag sinabi natin low view of one's own importance, sabi niya, titignan mo yung sarili mo na mas mababa ka kumpara sa iba. Hindi yung tignan mo yung iba na mas mababa sila kaysa sa'yo. Diba? Humility. Most of the time, we define humility in relation to others. But what dapat gawin natin, we define humility in comparing ourselves to the Lord. Bakit? Pag ikinumpara natin yung sarili natin sa ibang tao,
pagmamayapan na po. Ang comparison ng humility sa Diyos. Opo? Kaya nga sabi po ni Brother Jerry Bridges, sabi po niya, isa po siyang author, sabi po niya, humility is not an optional add-on for the super spiritual. It is for all believers to practice in our daily lives. Therefore, ibig sabihin, ang humility or humbleness or pagpapakumbaba, isang obligasyon ng isang mananampalataya na dapat ito'y isa buhay araw-araw. Ang hirap po, ano po? And then, ang alam natin, humility or humbleness, yung babatok-patukan ka lang sa eskula, no? Hindi po yun. Humility, sabi niya, it is an spiritual, not spiritual add-on. Hindi yan optional. Na pwedeng ikabit ngayon, and then mamaya, tanggalin mo. Christianity or pagiging anak ng Diyos ay hindi yan badge. Na kung kailan mo kailangan isuot na ipagmamalaki yung Kristiyano ka, isuot mo. And then, pag nandun ka sa lugar, tatanggal, tanggal mo, parang dinikit lang. Hindi ako Christian. Ako to, siga ako. Ganun ba? Diba? Pero, humility. Once you are Christian and believer, this is not an optional. This is a must. Ano po? Ang hirap naman pala. Pwede bang mag-quit na lang, Pastor? No! Mahirap man yung kalalagayan na tila baga hindi natin kayang i-comply doon sa ating pamantayan at basihan. Pero God says, hirap ka man, sasamahan kita. Hindi mo kaya punawain yung katabi mo, ipapaunawa ko sa'yo. Hindi mo makita yung sagot, ipapakita. Hindi, mali yun, ano? Hindi mo mapaunawaan yan. Ang sinasabi ng Diyos, I have a solution in everything. Ituon mo lang yung paningin mo sa akin. Diba? Kaya sabi ng next slide natin, sabi po niya, humility is our response to the graciousness of God to us. Diba? Yun dapat ang magiging tugon natin sa kabutihang loob ng Diyos. Bakit? Kailan ba? Kailan kayo pinagdamutan ng Diyos? No. Mayroon bang makakapagsabi rito na ako'y pinagdamutan ng Diyos? Ah, Pastor, nagka-problema ako sa palagay ko, absent ang Diyos. Hindi, hindi absent ng Diyos. Nagka-problema ka, may pinagdadaanan ka, hindi absent ang Diyos. Pinahintulutan ng Diyos yan para ipakita sa'yo na kasama mo siya. Ang tanong, tumingin ka ba sa Kanya? Hindi, Pastor, kasi nakita ko yung girlfriend ko, siya yung kasama ko. No! Ang sabi ng Diyos, sabi niya, humility is our response to the graciousness of God. Ang sinasabi niya, sa panahong may problema ka, alalahanin mo ang ginawa ko more than 2,000 years ago. You are not worthy, but I am worthy to give my life to you. You are not worthy. Sige na, wait ka. Kaya nga sabi nga ni Pedro, depart from me, Lord. Sabi niya, lumayo kayo sa akin. Pero sabi niya, kaysa lumayo ka, umapit ka sa akin. Amen mo ba? It is our response to the graciousness of God to us. By how? By putting Christ as our center. Sabi po niya, centered in God's grace. Dapat yun ang magiging pamantayan natin na anumang problema o anumang sitwasyon mo, yung biyaya ng Diyos, sapat. Yung gawa ng Diyos, sapat. Hindi ka sumapat, sapat ang pagmamahal ng Diyos. Ito po. And then sabi niya, centered in God's power and timing. Alam mong may kapangyarihan ng Diyos, mayroong sariling timing ng Diyos. Ito po. Ipabaya mo yan, shoot yan sa timing niya. Ngayon, kung sa palagay mo hindi shoot yung timing mo sa timing ng Diyos, tinuturo sa iyo ng Diyos, maging mapagpasensya ka. Diba? Patience. Sa bawat pagkakataon may tinuturo ang Diyos, sino na nga ba sa atin dito na nalangin ng patience? Lord, bigyan mo nga ako ng patience. Gusto niyo, sino sa inyo na nalangin ng patience? Ako po na nalangin yan, Lord. Alam niyo po, ginawa ng Diyos, ginawa po talaga akong pasyente.
Literal na kasyente. Why? The more you ask God, the more He present it. Ipapakita niya paano ka magpapasensya. Tingnan niyo kung may sakit. Nakahiga lang. Nagpasyente sila, di ba? Nagpapasensya. Tutusok-tusokin sila ng doktor, wala silang magawa. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi mo ito sa Lord, hindi ka nang parang sinabi mo ganito. Lord, pengin ka hindi. As hiningi mo pa, sabi mo, ah Lord, gusto ko yung mga candy. Max, kulay green. Ibinigay sa'yo ng Lord dynamite. Dynamite na kito. Yun ang available. Ano pa kaibahan nung dynamite at saka max? Diba? Lasa, pero iisa po candy. Minsan, ang hinihingi natin, ang present ng Diyos, ay hindi lang natin minsan ma-appreciate. Bakit? Alalahanin natin, magkaiba tayo ng perspective. Iba ang plano mo, iba ang plano ng Diyos, masigit. Diba, humingi ka ng candy, max na. Hindi kayo nga sa'yo ng Diyos, dynamite, mayroon pang chocolate sa loob. Diba? Ang plano ng Diyos ay higit lagi sa plano natin. Diba? Kaya nga sabi niya, centered in God's grace, it is centered in God's power and timing. Diba po? Bakit? Nais ng Diyos, ipakita niya sa atin, na ito siya at ito tayo ang nais niya magpakumbaba tayo. Diba po? It is not an optional. Hindi ito option. Na bawat mananampalataya ay tangan natin ang pagpapakumbaba. Diba po? And then, paano ba tayo? Paano ba natin matututunan o paano ba itinuro sa atin at ituturo pa sa atin ng Diyos yung usapin humility? Tingnan natin, number one, sa point one natin. Ang sabi po dyan, in Luke chapter 5, sabi po niya, ibalik mo pa. Ah, sige. Yan, nakita na eh. Sunod mo na, nakita na eh. Sabi po niya, Simon answered, Master, sabi po niya, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. Sabi niya. Sabi ko kanina, Peter acknowledged Christ as Master. Di ba po? Ngayon, sabi po niya, di ba po? He gave honor. Di ba? Tinawag niyang Master. Di ba po? And then, sabi po niya, tiruin niyo, paano, saan nang galing si Pedro nung tinawag niyang si Kristo ay Master? Samantalang, alam ng lahat, na si Jesus Christ that time ay anak ni Joseph and Mary, isang karpintero. Pero sabi niya, go to the deep water, ikas mo yung net, sabi niya. And then sabi niya, Master. Si Pedro ay nanggagaling doon sa angulo na nung siya ay nung si Kristo ay naghahayag ng salita na si Pedro nasa harap, sabi niya, nakikinig siya. And then sabi niya, nakita niya sa isip niya, it recalls, na-recall niya kung paano ang ginawa ni Jesus sa biyay ng Pedro. Sabi niya, ang taong ito, hindi lang karpentero, kundi a man of authority. Makapangyarihan tong taong to. Kasi, na-experience na niya eh. Diba? Nung pinagaling ni Pedro, yung pinagaling ni Kristo, yung nanay ni Pedro, o biyay ng Pedro, nakita na niya, gaano nga ba makapangyarihan ng taong ito? Gaano nga ba? Ano nga ba ang kayang ilabas pa ng taong ito? And then, Jesus Christ, He preached in the Sea of the Galilee kasama si Pedro, sa harapan si Pedro nakikinig. Ibig sabihin, pag tayo nakinig sa salita ng Diyos, ipapakita niya sa atin yung mensahe niya. Ibig sabihin, kaya nga sabihin, in Romans 10, sabi niya, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya mo ay mas lalong lumalalim sa paulit-ulit mong pakikinig ng salita ng Diyos. Gaano tayo kasipag makinig sa salita ng Diyos? Ibig sabihin, kung ang pakikinig natin o pagbabasa natin ay isang verse lang sa isang araw, and then bukas tinamad tayo, yun na lang. Gaano kabilis ngayon yung progress mo? Hindi ko kayo minamaliit, hindi ko sinasabing mali yan, hindi ko alam kung ano yung sitwasyon yung bakit hindi kayo nakakapagbasa, pero ang sinasabi niyan, parang masigit pa natin maunawaan.
repeatedly, consequently, paulit-ulit natin pakinggan ang salita ng Diyos. That's why Peter, nung na-experience niya, nakita niya ulit, nung nangaral si Kristo, ang sabi niya, ito ang taong to, master to. Pag sinabi nating master, sabi po niya, pag sinabi nating master, sabi po niya, ito yung ibig sabihin ng mga iba, is ipakita natin kapatid. Sa ibang teksto, ang sabi po diyan ay guro. Ito po, pakinig siya ako. Sabi, master. Diba? Ang ginamit ni Pedro is master. Sa iba po, ang sinabi diyan ay guro. Pag sinabi natin master or rabbi, ibig sabihin ito ay guro. Pero in the Hebrew text, ang ibig sabihin po niya is my great one. Ibig sabihin, nung sinabi niya master, sabi niya, parang sinabi niya, my great one. Sabi niya, napaka-great mo. Napaka, anong simple Tagalog natin pag sinabi natin great one, ha? Napaka-dakila mo. Dakila ka, sabi niya. Kaya nga, ang ibig sabihin, from the word epistatis or from epistemi, sabi po niya dyan, ang ibig sabihin po is to set over or means it is a superintendent. Ibig sabihin, pag sinabi natin superintendent, it is an official or officer, mayroong katungkulan. Yung master na tinatawag yan. A person of high status, sabi niya, chief or commander. Sabi po niya. Kaya nga sabi niya, wala, karpintero man alam po ito, pero kung alam niya, ang magagawa niya, ay siya ay master. Diba? O, diba? Meron tayong mga iniidolong tao. Hindi man natin sila personal na kakilala. Because of his character, o ano man yung nakita natin, idol ko to. Diba? O idol natin dahil lang sa looks. Diba? Pero, si Pedro, sabi niya, may nakita siya kay Jesus, and then sabi niya, master ko. Nakita niya something much deeper and greater doon sa katauhan ni Kristo. Diba ba? Ang sabi ng ating slide, sabi po niya, Peter recognized that Jesus is man of authority. Kailan natin nakita na yung salita ng Diyos, it is a full of authority? When we go deeper and deeper in the Word of God, makikita natin na ang salita ng Diyos ay talagang makapangyarihan. Pero kung hindi natin lalaliman na sisipagan yung sarili nating mag-aral ng mag-aral at magsaliksik ng salita ng Diyos, ito'y kwento lamang ng parang comics na wakasan. Mayroong inilabas, mayroong namatay, at mayroong kwento na umakit sa langit. Pero sa paulit-ulit nating aralin yung salita ng Diyos, makikita natin, ano nga ba ang hiwaga ng salita ng Diyos? Tulad ni Pedro, nakita niya, ang taong to, nagpagaling. Ngayon, nagtuturo ng may kapangyarihan. Kaya ang taong to ay master ko. Ito ay guro ko. Ito ay may magagawa pa. Kaya nga, nung tinawag siya, pasinin niyo sa dulo, sabi niya, di ba? I will make you preachers of men. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi siya nagdalawang isip. Why? Kumbinsido si Simon na talagang mas marami pang may papakita yung master na tinatawag niya. Tumawag tayo sa master natin. Hindi mo maunawaan yung mga bagay-bagay mo. Hindi rin natin kayang balansin yung mga kinakarap natin. Pero ang master natin, alam niyang sagutan ang mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin. Jesus is the man of authority. Yan ang sabi ni Pedro. Yan ang nakita niya. Kaya nga sabi po niya, in Philippians 2 verse 6 hanggang 8, sabi po niya, who being in a very nature of God, did not consider equality with God. Sabi niya, ito si Jesus, sabi niya, master ko ito, makapangyarihan to. Pero ang ipinakita pa rin ng Diyos, sabi niya, siya ay Diyos, 100% man and 100% human, pero ipinakita rin ng Diyos ano yung tunay ng pagpapakumbaba, di ba? Si Pedro nagpagkumbaba, tinawag niyang master si Jesus, wala siyang personal pa na gaano pagkakakilala, pero nakita niya yung magagawa ng Diyos ni
ni Kristo. And then, nang ngayon, isinasabi ng Diyos, ako ay Diyos, 100% man, 100% human, and then, ako rin ngayon ay nagpakumbaba. Para saan? Para sa inyo. Eh, tingnan natin, sabi yan, who being in very nature of God, did not consider equality with God. Something to be used to his own advantage. Hindi niya ginawa ito para sa kanya lamang. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of his servant, being made in human likeness, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Even death on a cross. Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, sa pagmamahal ko sa sanlibutan, sa mga taong nilikha para sa Diyos, handa kong ibigay yung aking sarili para sa Diyos. It is humbleness. Ipinakita ng Diyos yung pagpapakumbaba niya para sa atin. Para sa kinabukasan mo. Para sa ikabubuti natin. Kaya nga, kung sa feeling mo, feeling na naman, ayun tayo, puro feelings ano. Kung sa feeling mo, wala kang halaga, wala kang importansya, tila baga wala kang kinabukasan, no. Sabi ng Diyos, bumaba ako kasi mahalaga ka. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka. Kaya sabi niya, bumaba ang Diyos mula sa trono niya. Hindi niya ipinantay yung kanyang sarili sa pagiging Diyos niya. Sabi niya, pwede naman niyang iskip lahat, di ba? Nung pinapahirapan siya, pwede naman niyang gawin talaga. Dahil makapangyarihan siya. Pero, he suffered, he gave himself, he submit to the word. Para saan? Sabi ng Bible, hindi para sa advantage niya, hindi para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Humility. Diba? Kaya sabi ng ating point one, di ba? Ang sabi po ng nating point one natin, true humility is admitting that Jesus is God and we are not. That is the true humility. Hindi tayo makakapagpapakumbaba kung hindi natin kayang aminin na si Kristo ay Diyos. Jesus is God and we are not. Why? Because most of the time, tayo yung Diyos ng buhay natin. Gagawin natin yung gusto lang natin. Hindi natin tinanong, Lord, gusto mo ba ito? Di ba? Parang ganito lang yan eh. Parang anak at saka magulang lang yan eh. Ito gusto ko, wala kayong pakialam, ma. Wala kayong pakialam, dad. Diba? Oh, may mingiti dito. Sorry, ah. Ang gusto kong sabihin dito, so, para ganap yung ating pagpapakumbaba, aminin natin na si Jesus ay Diyos. Kung inaamin natin that God, that Jesus is our God, ibig sabihin, mayroon siyang papel sa buhay natin. Ibig talamin, dahil Diyos natin siya, He is our Lord, we will submit ourselves to Him, and then we will allow Him to control us. Diba? We will allow the Holy Spirit to lead us. Hindi yung sabi mo, ah Lord, pang Sunday ka lang ha. Monday to Saturday, akin to Lord, ako yung Diyos ng buhay ko. Diba? Pero alam nyo, when we didn't admit that Jesus is God, at hindi tayo nagpapakumbaba niya, ganito lang yan. Para ka rin driver. Oh, sinong nag-drive dito? Sa una, na alam mong merong Diyos pag mag-drive ka, parang kang driver, di ba? Pag nag-drive ka, una, na pag-drive mo, dapat yung manubela, yung side mirror, lahat yan, iisipin mo bago ka tumakbo, right? Ngayon, sa kasanayan na nating pagpapatakbo ng sasakyan, pag-sampa nating pag-start takbunan, tila baga wala na. Ngayon, parang ganun din sa ating buhay, mananampalataya. Pag in-employ natin ang Diyos, inabit natin ang Diyos kasama natin sa bahal, sa lahat ng gagawin natin, ang Diyos na nariyan. Hindi ako pababayan ng Diyos. We will come to that way na sanay na tayo. Hindi na natin ang mamalayan that we are worshiping and praising God daily. But if you don't practice that God is with us, hindi mo kasama ang Diyos, lalo nang hindi mo mararamdaman kasama mo ang Diyos. Kuha ba natin? Okay. Ulitin ko. Sa simula mong mag-drive, lahat concern ka sa bagay-bagay.
bago mo ipatakbo, di ba? Ganon din sa buhay mananampalataya. Nung nakakilala tayo, alam natin, andyan yung word, mag-pray tayo, kung ano-ano, may mga ritual pa nga tayo eh. Hindi ko sinasabing ritual na na. Mayroon tayong proseso ng ating pag-worship sa Diyos. Di ba? Pag-ising sa umaga, nag-pray, bago matulog, nag-pray. Ginagawa natin to. Rutinary. Di ba? Kasi alam natin na yung Diyos kasama natin. At sa palagi natin ginagawa ito, hindi na mahirap sa atin ito. Pero, kung hindi mo yung ginagawa, lalong hindi ka mapapalapit sa Diyos. Kasi, hindi namumuhay ka, lumilipas yung araw mo, hindi mo nararamdaman. O hindi mo isinasama ang Diyos. Kaya, we need to admit that Jesus is God and we are not. Hindi tayo ang Diyos ng buhay natin, kundi mayroon tayong Diyos talaga. Humility. Pag hindi mo maamin na mayroong Diyos, hindi mo kaya magpagpumbaba. Yun yung tinatawag natin faith humility. Bakit? Nagpaawa ka lang, hindi ka talaga nagpapakumbaba. Sino yung mahilig pagpaawa effect? Diba? So, sundan natin, tuloy natin. Sabi po nung, sige pa, next mo pa kapatid. Yan, sabi po nung. Nung si Jesus Christ, bumaba siya, ito yung sabi, Jesus was suffered, humiliated for us to teach right humbleness. Kasi sabi ko nga kanina, mayroong fake humility. Pag ang batayan natin, sarili natin sa pagpapakumbaba, faith po yan. Pero pag nakita natin, we admit that Jesus is God, yun po yung tunay na pagpapakumbaba sa Diyos. Kasi, when we are admitting that Jesus is God, itinatas natin siya. At ipinababa natin yung sarili. Kaya sabi niya natin, more of Him and less of me. Ibaba mo yung sarili mo, kasi ang katotohanan, kaya nga si Pedro, sabi ko nga sa inyo eh, sabi po niya, depart from me, Lord. Kasi nakita niya yung kanyang nature. Na yung nature niya bilang makasalanan, at nakita niya that Jesus is a very nature God. Diba po? Tignan natin yung point number 2. Sabi po niya, Luke chapter 5, sabi po niya, Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Napagod po kami, Lord. Nagpagod po kami. Wala kami nakulit. Okay po, pakita natin. Point number 2 says, humility be learned in Jesus' presence. Ibig sabihin, kung hindi natin nararanasan yung presensya ng Diyos, imposible yung humility sa iyo. Pero si Pedro, sa harapan ng Diyos, nakita niya nagpagaling na si Kristo. And then, sa harapan niya ngayon, nangaral ang Diyos. Humility takes place. Sabi po niya, Master, sabi po niya, Panginoon, we worked hard all night and haven't caught anything, sabi niya. Napagod po kami. Nung sinabi niyang work hard, and then wala silang nahuli, si Pedro hindi po nagre-reklamo dyan. Kung babasahin natin yung teksto, magkakaroon tayo ng iba't ibang pananaw. Ang sabi ng mga iba, nagre-reklamo si Pedro. Ang sabi naman ng iba, hindi. Ano nga ba talaga totoo? Nagre-reklamo pa si Pedro o hindi? Tingnan nyo mabuti kung aralin natin. Kaya nga sabi natin, deeper in the Word of God. Sabi niya, nung sinabi niyang Master, sabi niya, itinas niya si Kristo, and then sabi niya, we work hard. Sabi niya, ipinipresent niya yung katotohanan, the reality of life, na talagang napapagod ang tao. Pero hindi siya nagreklamo. Magkiba po yun ha, ipinakita niya, Lord, we work hard. Sabi niya, napagod mo kami, napuyat mo kami, wala kami nakuha. And then, pansinin niyo po yan, hindi ba familiar po yung reaction at sa yung ano, conversation na yan? Na minsan mayroong pinapagawa sa atin yung magulang natin, inuutos, and then sasabihin, ano ka ba ba? Ginawa ko na yan, walang nangyari. Papaborin ko pa ba sarili ko? Ah, kanino lingwahe yun? Diba?
Pero ito sabi ng Diyos sa kay Pedro, pumunta ka ron, lumawag ka ng punti, and then ilaglag mo yung net mo, and then sabi, Pedro, we work hard. And we caught nothing. Sabi po niya, di ba? We work hard. Sabi niya. Pag sinabi natin, work hard, sabi po niya, kung titignan po natin yan, sa next slide, sabi po niya, from the Greek word, kopyao, or kopos, which means labor or fatigue. It is a physical tiredness induced by work, or it is exhibit great effort and exertion to the point of exhaustion. Sabi niya, work hard. Sabi niya, Lord, nagtrabaho kami, nagpagod kami, and then wala akong nangyari. Wala kaming nahuli. Sabi niya, why? Pinapakita ni Pedro, ito yung realidad ng buhay. Ito yung totoo, sabi niya. Kaya pansinin niyo yung transition eh. Merong transition dyan, itutuloy natin yan. Pero work hard. Kaya hinihimay ko lang ano. Sabi niya, Master, He honor Christ. And then sabi niya ngayon, we work hard. Ipinipresenta ni Pedro kay Jesus na napagod po kami. Wala po kami nahuli. Pero dahil sa sinasabi niyo, sabi po niya dyan eh, susunod kami. Ngayon, susunod ako, sabi niya. Di ba po? Nung sinabi niya, we work hard, it is a normal kay Peter or Simon, napagod siya. Sinabi niya, napagod po kami, Lord. Pero wala kami talagang nahuli. Diba? Mahalaga rin sa atin, mananampalataya, na sinasabi din natin sa Diyos, napagod ka na. Sinong nagsabi na, nakapagsabi na, Lord, pagod na ako. Nasubukan niyo na bang umami, napagod na talaga kayo. Amen. Hindi mo masama na sabihin natin sa Diyos, Master, Lord, pagod na po ako. Nagtrabaho po ako, ginawa ko na yung lahat. Wala akong nangyari. Ako po paulit-ulit kong sinasabi, Lord, pagod na ako. Ginawa ko na yung alam ko, walang nangyari. Pero remember, tuwing gagawin natin ito, we watch out with the heart. Tingnan natin, ikaw ba'y nagre-reklamo o sinasabi mo lang sa Lord? Mag-bend up tayo sa Diyos. Sabihin natin, pagod na tayo, pero huwag tayong magreklamo sa Diyos. Peter says, Master, we work hard all night and we hurt nothing. Napagod kami magdamag, wala kami nahuli. Pero malinaw kay Pedro yung puso niya, hindi siya nagagalit at nagmamalaki. Pero sa katotohanan, mayroon siyang karapatan na sabihin sa Diyos na, sino ka para sabihan ako niyan? Why? He is experienced or alamat na siyang mangingisda. Sabi ng Diyos, lumawag ka. Eh, si Pedro kung magre-reklamo sa Diyos, sasabi niya, Lord, mataas na ang araw ngayon. Ano pang mahuhuli ko? Di ba? Ang mga isda ay nagtatago sa ilalim na ng lupa. Ibig sabihin, sa ilalim ng tubig. Ibig sabihin, kung hindi sa pinakamalalim o mas malalim pa yung pupuntahan ko, anong makukuha ng lambat ko? Gaano kaya kalayo yung inilaot lang ni Pedro nung sinabi na Diyos ni Kristo na go to the deep water. Pansinin nyo ho, hindi nyo ba napansin nyo ho ba sa teksto na ang sabi niya, tumawag pa sila sa mga kasama nila at humingi ng tulong. Ibig sabihin, hindi pa talaga gaano malalim nung pinaruroonan. Bakit pa sila makakasityas at makakahingi ng tulong kung napakalayo nila? Right? Ang punto minsan dyan, hindi lang yung malalim na bahagi, kundi nung sinabi ni Jesus Christ, lumalim ka, ay yung pagsunod. When Peter obeyed Christ, nakita niya gaano makapangyarihan si Kristo. Nung sabi niya, we work hard, sabi niya, napagod po kami, Lord, pero wala kami nakuha. Pero malinaw sa Diyos, nung sinabi niya kay Pedro, go to the deep water, and God and Simon Peter says, we work hard. Malinaw kay Kristo ang ibig sabihin ni Pedro. At malinaw din sa Diyos nung sinabi niya, lumawod ka, lumayo ka. Malinaw din kay Jesus Christ ang i-presenta niya. Why? Tingnan niyo po yung next point natin, next line natin. Sabi po niya in Matthew 11:28, sabi niya, come to me, all you who are weary and burdened. I will give you rest. Sabi niya, the word hard there, yung kopyao or kopos,
Same Greek word yan, yung pinanggalingan ng weary and burden. Sabi niya, alam kong pagod na kayo, alam kong nagpagal kayo, wala kayong nakuha ang sinasabi ng Diyos, come to me, I will give you rest. Pagod ka na, wala kang magagawa dyan, but kasama mo ako, come to me, I will give you rest. When God says, I will give you rest, hindi kanya pagpapahingahin lang, kundi pagpapalain kanya. Why? God wants to remove every sufferings that you have. Every, yung punong-puno ng isip mo, na hindi mo na makita yung mga bagay-bagay, clouded ka na, sabi ng Diyos, sa akin, malinaw yan, anak. Diba? Sabi ng Diyos, weary and burdened. Iisa pinanggalingan niya, sabi niya, pagod ka na eh. Punta ka sa akin. Diba? Napakahiwaga ng Diyos. Sabi niya, sabi ni Pedro, Master, pagod na po kami. Pero ang sagot ng Diyos, bibigyan kita ng kapahingahan. Amen. Diba? Nung sumunod si Pedro, blessings ang natamaan. Diba? That is grace. Bakit? Bakit nga ba pumapalaon si Pedro? Bakit nga ba sila nagpapagal magdaman? Kasi kailangan nila ng pagkain. He needs supplies and God supplied it. If you need yung kapayapaan, lapit sa Diyos, He will provide for you. Obey Him. Humble yourself. Huh? Ang lino ho ng mensahe ni Pastor may last time that when you obey, there is a rewards. There is a blessing. Kasunod dito, ito yung ginawa ni Pedro. He obey God and abundant blessings comes. And then, hindi lang yon. Not only a physical or provisional blessings, but God says, I will give you rest. Kapahingahan. Kapayapaan. Ano man yung, pag sinabi ng, ano yung description ng rest para sa inyo? Ako, pag sinabi kong magpapahinga, ang pangarap ko, nakasakay ako sa duyan, pakuya-kuya-kuya lang. O, di ba? Yun ang rest. Kapayapaan ng kapaligiran, kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng financial. Amen. Di ba? And God willing to give you that. Amen. When you obey. When you submit. When you go deeper. Di ba? Kaya sabi niya, come to me, all you have worry. That's an invitation. Sabi niya, napagod ka na Pedro, I will invite you. Iniimbitahan kita para mapahinga. It's your decision. It's your choice to accept yung reservation sa hotel na inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Diba? Yun ang nais ng Diyos atin. To come on Him. Pumunta at enjoyin yung nais ibigay para sa atin. Diba po? Kaya sabi niya, when God says, go to the deep water, sabi po niya, para namang hindi logical, di ba? Sabi ni Pedro, kung titignan natin at mananatili yung kaisipan lang ni Pedro bilang yung sariling kaisipan lang niya, hindi naman logic yung sinasabi ng taong ito. Tanghaling tapat, naroon kaya talaga mahuhuli ko, di ba? Pero hindi niya ginawa yan, hindi niya sinabi. Kaya sabi na ng ating next slide, ang sabi po niya, Jesus' commands is not logical. But super natural. Why? Ulitin ko, Jesus commands, when God said to Peter, go into the deep water, it is not logical. Kasi tingnan nyo, ano yung oras, ano yung panahon, ano yung pagkakataon. Bakit? Kaya nga yung mga mangingisda, pansinin nyo, nangingisda sila o lumalaon sila gabi. Why? Lumula ba sila? Pag mainit yung araw, ang inaabot ng liwanag doon sa dagat, kung saan umaabot yung liwanag, walang isda. Kung mayroon man, naligaw na lang siguro yon. Kaya sabi yan, hindi logical, parang hindi practical na sila ay ikas pa nila yung net. Pero dahil malinaw din kay Pedro, sino yung kausap niya? He obeyed. Diba? Kaya mahalaga na linawin natin o malinaw sa atin, sino rin ba talaga ang Diyos na tinitingala natin? Kung hindi malinaw sa iyo ang sinasambahan mo,
hindi malinaw sa iyo. Sino ang pinapanalanginan mo? Hindi nga rin malinaw talaga ang magiging katubunan sa iyo. Diba? Sabi na, Jesus commands is not logical but supernatural because God, Jesus is supernatural. He is God, and then, sabi niya, He is a 100% man and 100% human. Hindi ba natural pa yun? Bukod kay Kristo, meron ba kayo nakita na 100% man and 100% God? Wala po. It is a supernatural. Kaya, God is speaking, Jesus is speaking in a supernatural way that He is God. Yung sinabi niyang lumawag ka, sinasabi niya, ako ay anak ng Diyos, ako ay Diyos, walang imposible sa akin, walang mahirap sa akin, pumunta ka roon, and then sagot kita. And then Peter complied with. Sabi ng next slide natin, because He is supernatural, we are powerless, but not God. God is powerful. Pero minsan, God is powerless and we are powerful. Nakuha ba natin? Most of the time, we are powerful and God is powerless. No, no, no. God, we are powerless but not God. God is powerful. Minsan, pinagpapalit-palit natin yan. Teka Lord, huwag ka munang ako yung malakas ngayon ha. Ako yung driver ng buhay ko. Ikaw yung pasahero ko. Diba? Relax ka lang. Diyan ka lang sa passenger seat. Diba? Ganyan minsan yung mga ano. Pero the truth is, we are powerless. Wala tayong magagawa. Pero if we obey in God, makikita natin, gaano siya makapangyarihan. At alam nyo ba, yung kapangyarihan ng Diyos, we are the beneficiaries of Him. If we allow Him na pangunahan tayo, that power of God manifests in us. But if we don't allow Christ, yung kapangyarihan natin, exhaustion, kapaguran. Kaya sabi po niya, in the next slide, sabi niya, Jesus is limitless, but we don't. Walang hindi limitado ang Diyos. Ang kamay ng Diyos, ang galaw ng Diyos ay hindi limitado. Walang hangganan. Pero tayo, ang kalakasan mo, may hangganan. Ang pangunawa mo, may hangganan. Ang kapaguran mo, may hangganan. Pag napagod na tayo, anong nangyayari? Nag-double up tayo. Puputok po tayo, pero ang Diyos, He is limitless. Wala siyang boundaries. Wala siyang hanggan. Kaya nga sabi niya, ang pagmamahal niya from S to West. From North to South. Walang hanggan. Hindi niya sinabing, doon sa 10 kilometro, andun ang dulo ng pag-ibig ko at dito sa 5 kilometro hanggang dyan lang. No. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pagmamahal ng Diyos, ang nais ng Diyos, tamasahin natin, is unlimited love. Is unlimited grace. Everything God's, everything that comes God is unlimited. Sinong mahilig sa unlimited rice? Yan ang sinasabi ng Diyos. Parang yung sinabi, the fruit of the Holy Spirit na pag-usapan natin ito during the camp. Ibinigay ng Diyos yung Holy Spirit parang yung hinain sa isang lamesa. Nandyan lahat. Anong ginawa natin? Puro love lang. Dito ako sa love, kahit ka ng kahit. Wala kang peace, wala kang joy. Our God is limitless. Jesus is limitless. Ito po? Kaya sabi ng Philippians 2 verse 3, ang sabi po niya, do nothing out of selfish ambition. Why? Ang katotohanan po, selfish po tayo. Makasarili po tayo minsan. Hindi lang minsan, minsan kadalasan nga eh. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kang makasarili, huwag kang maging sakin. Bak, sabi niya, pahalagaan mo yung iba. Bakit napakalaga sa Diyos yung iba?
man? O, natanong niyo ba yun? God says, ano mang ginagawa mo sa iba, ay siya rin ginagawa mo sa akin. Ang tinuturo ng Diyos, nung siya bumaba, nagpakumbaba para sa Kanya, hindi para sa atin. Kaya itinuturo din niya sa atin, when we encounter Christ, pahalagahan mo rin yung iba. Dahil dyan mo makikita rin, nung nakilala mo ako, nagpakumbaba ka sa akin, makikita mo rin kung talagang nagpapakumbaba ka rin sa iba. God is God of limitless. Sabi niya, hindi siya, wala siyang hangganan. And then, tinuturo niya sa atin na siya ay Diyos na mapagkalinga. That's why sabi niya, rather in humility, value others above yourself. Why? Ayaw ng Diyos na mapagmataas tayo. Bakit? Ito yung kalikasan ng Diyos, mapagpagkumbaba. Tingnan nyo, sino po ba yung alam nyo na mapagpalaki, na nanatili sa kanyang position? Lucifer. Alam nyo yung kwento? He is an angel. Angel siya. Pero sa kanyang pride, nasan siya? Gusto niyang lampasan pagkikita ng Diyos. Kaya nasabi ng Diyos ngayon, do nothing out of selfish ambition but for vain conceit, rather in humility value others. Yan ang tinuturo niya. Mahalin mo yung kapwa mo, pahalagan mo sila kasi tulad ng pagpapahalaga ko sa iyo. Yan ang nais ng Diyos. Diba po? And then, on the last point natin, paano natin makita, sabi po niya, Luke chapter 5 verse 4 hanggang 5, sabi po niya, dito lang tayo na pag-ikot-ikot dito sa humility. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the water and let down the net for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But, sabi niya, tingnan niyo yung transition. But because you say so, I will let down the net, sabi niya. Being humble is to allow us to see the blessings. Ito po. Kaya tingnan nyo, sabi ng ating point 3 is humility unlock God's blessings and power. Why? Yung pagpapakumbaba natin, it unlocks the blessings. Why? The truth is, parang mayroon kang bangko ng blessing. Dahil hindi ka nag-humihingi sa Diyos, nagmamalaki ka sa Diyos, nakapadlock yan, hindi mo makuha. Yung kapangyarihan ng Diyos na pangangailangan nyo, yung needs mo, I need this, dahil hindi ka nagpapakumbaba, nakapadlock pa rin yan. But when you say, when you come to the Lord and humble yourself, it was unlocked. Humility unlocked God's blessings and power. Sabi po niya, sa paano nangyari to kay Pedro? Diba po? Nung sinabi niya, but, sabi niya, napagod po ako, Panginoon, magdamag, wala ako, Panginoon. But, ano ba yung but na alam nyo? Yung but na kung ano-ano. But, as you say so, I will let down. Sabi niya, dahil sinabi mo, Lord, ang gagawin ko. Diba? Blessings. The blessings was unlocked. And the Bible says, sabi po niya sa dulo, halos lumubog yung kanilang bangka sa dami ng kanilang nakuha. Diba? Blessings and power. Sabi po niya, diba? Being humble allow us to see the blessings and power of God. Jesus break the usual practice. Ano yung usual practice na sinasabi niyan? Sabi niya, yung usual practice, ang mga mangingisda pagdating ng pag-iwanag, uuwi na. Pero ipinakita ng Diyos, walang imposible sa kanya. Mataas man ang araw, anong weather mayroon man yan, weather man yan, o kung anong weather mayroon ka, sa Diyos walang imposible. And then, He breaks it and He blessed them. Dito po, pinagpala niya. Why? Because Christ knows the heart of Peter. O, tanong natin, ilan ang kasama ni Pedro sa bangka? Wala po. Mag-isa lang siya. Diba po? Sumunod si Pedro. Diba po? And then,
maliwanag pa sa sikat ng araw nung inilubog ni Pedro o ikinas na yung net niya, anumang oras yun, malinaw sa kanya, sa Diyos, walang pinipiling oras. Amen. Jesus is not bounded or limited by time. Kung tanghali man yan, nakita niya, maraming isda. Sabi ko nga kanina, ang isda sa pagmaliwanag na nasa malalim. Kaya nga yung mangingisda, pag bilog ang buwan, hindi po lumalabon. Kasi wala po silang makukuha. Pero ito, biro nyo, araw, pinalawot ng Diyos. Ikaw, kailan ka lalawot? Dahil sinasabi ng Diyos. Diba po? Casting net, maliwanag pa sa sikat ng araw at lumabas yung pagpapala ng Diyos. Sa papano? Nanampalataya, sumunod, at nagpakumbaba. Yan po yung ating serye na pinag-usapan. When you have faith in knowing God, you obey Him, you humble yourself, it unlocks the blessings in power. Diba po? Kaya sabi po ng next slide natin, ang sabi po niya, God knows, sige, tingnan nyo, ituloy ko po yan. Sabi po niya, bagaman hindi consistent, hindi, sige, balik mo na kapatid. Sabi po niya, tingnan nyo po yan ha, hindi ko alam kung napansin nyo po yan. Nung sumunod si Pedro, sabi nga natin, humility unlocked the blessings in power, di ba? Sumunod siya. And then, in his inconsistencies, hindi siya consistent, ano po? Sabi po niya, ang sabi ng Diyos, you cast out the nets. And then, Peter replied, I will let down the net. Ang sabi ng Diyos, i-cast out mo, itapon mo yung nets mo. Sabi niya, marami. It is plural. But Peter replied, it is singular. Tama na yung isa. Sabi niya, kasi parang andun yung agam-agam ata eh. Parang lalaglag mo ba lahat? Pero in your inconsistencies, God will bless you because you humble Him. Why? Sabi nga natin, nakita niyo ba yan? Nets and net. Kaya po binilugan yan eh. Pansinin niyo po yung Bible niyo, yung mga iba pong translation, parehas po plural. Tingnan niyo po sa King James. Plural yung isa ay singular. Kaya nga sabi ko po ganit, we need to go deeper in our study in the Word of God. Diba? Kasi yung iba, hindi na po mapapansin yan. Pero yan, ang napakita that God is supernatural and then tayo ay natural man lang. Hindi tayo perfecto. Pero ang Diyos hindi na sorpresa niya. But still, He unlocked the blessings. Diba po? Kaya sabi na ng ating next slide, ang sabi po niya, God knows your heart and doesn't surprise in your inconsistencies, your failures and your struggles. Hindi na sorpresa ang Diyos. Kaya nung ang reply ni Pedro, net lang, walang problema sa Lord. Why? Nakita niya, nagkaroon ka na ng pananampalataya, sumunod ka na nga, nagpapakumbaba ka pa. Still, there is always a room for improvement. Bakit? Ang Diyos natin ay hindi siya mapanghusga. Pero masunod na tayo, mapanghusga po tayo. Pero pinapakita ng Diyos, okay lang, net lang kaya mong itapon, okay lang. Ang malaga, naniniwala ka na, sumusunod ka na, nagpapakumbaba ka pa. Darating yung panahon, sabi ng Diyos, magpo-full blast ka rin yan. And it happens. Kung itutuloy natin pag-aaral ng ating salita, Peter was fully utilized and used by God. Sabi po niya, He is still God and faithful in His words. Nagkulang man si Pedro, pero ang Diyos, Diyos pa rin at tapat pa rin sa kanyang salita. Hindi niya hinindol yung pagpapala. Kaya, kung hindi pagganap, gawin mo kapatid, gawin natin. Dahil hindi tayo pagdadamutan ng Diyos. Because our God, hindi siya madami.
Hindi siya nagdamot. Kaya pansinin niyo, sabi niya, yung nangangailangan, kumatok lang, pagbubuksan. Maghanap, makakasumpong. Humingi, pagbibigyan. Diba? And then, ang karuntong nun, sabi niya, dahil siya ay saganang nagbibigay at hindi. Oo. Ano ba, Pastor? Siya ay saganang nagbibigay at hindi nanunumbat. Wow! Amazing! Kaya, tuloy lang kapatid, aral lang tayo. We go deeper to the word, to the faith, to the obedience, and humility. Because God will cast up, He will catapult us, ihahayag, ihahagis tayo tulad ng mga lambat. Para saan? Para sa isang banal na gawain ng Diyos. Diba po? Then, sabi po ng ating next slide, sabi niya in Luke 5 verse 8, sabi po niya, when Simon Peter saw, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, Lord. Depart from me, for I am sinful man. Nung nakita niya yung pagpapala ng Diyos, it came to her mind, into his mind. Sabi niya, Diyos nga talaga ito. Kakaibang tao to. Hindi ito tao. Diyos to. Sabi niya, kaya sabi niya, depart from me, Lord. Layo kayo sa akin. Makasalanan po ako. Pero, napaka-buti ng Diyos. Hindi siya pinalayo ng Diyos. Instead, ang sabi ng Diyos, sabi niya, come to me and I will make you fishers of men. Wow! Sino magsasabi sa iyo na hindi ka magagamit ng Diyos? Sa Diyos, walang imposible. Paulit-ulit natin sasabihin yan. Sa lahat ng sumunod sa Diyos, naranasan nila yung kabutihan ng Diyos. Sa lahat din ng tumalima sa Diyos, naranasan din nila yung pagpapalo ng Diyos. Diba po? Kaya sabi po ng slide natin, humble person complain about his heart and not his circumstances. When we learn the right humility or humbleness, we will not complain about the circumstances that we have, but we will complain about the heart na meron tayo. Tama ba? Ireklamo mo sa Diyos yung puso mo. Lord, bakit ganito yung feelings ko? Ba't pag nakikita ko may iPhone siya, bakit ako wala? Lagi akong naiingit, di ba? iPhone 12 na siya, iPhone 5 pa rin ako. Di ba? Okay. True humility for humble person complain about his heart condition, not his circumstance. Kaya kung may pinagdadaan ka, huwag kang magreklamo sa Diyos. Tignan mo yung puso mo. Tama ba ang nagiging tuon mo? At lagi nating piliin ang tuon ng Diyos. Mahirap man, magpakumbaba tayo sa Diyos kasi hindi tayo lulubayan ng Diyos. Kaya sabi po niya, kung yan ang problema mo, anak, puso mo, may sagot ako dyan. GMA, kapuso. Hindi, joke lang. Kasi bakay nahantok na kayo. Sabi niya, kung ikaw ay nabibigatan at nahihirapan at natutunan mo na ito, sabi po niya, complain about your hearts, not your circumstances. Kaya nga, ang offer ng Diyos, ito po. Sabi po ng next slide, ang sabi po niya, in Matthew 9, verse 12, sabi po niya, it is not the healthy who need the doctor, but the sick. May kabigatan ka sa puso, meron tayong great physician. Dapat na. Mabigat yung damdamin mo, meron tayong love doctor. Hindi ka makangiti, ang Diyos nagbibigay ng galak. Diba? Wala kang maisubo, ang Diyos nagbibigay ng isda. God is amazing. Kaya dito sa final slide natin, ang sabi po niya, sige po, kapit lang kapatid. Lumapit ka kay Lord at kumapit ka sa laylayan ng kanyang damit. Anong sinasabi ng Diyos? The fact na natutunan mo yung pagpapakumbaba, natutunan mo yung pagsunod,
Natutunan mo ng manampalataya sa akin ang sinasabi ng Diyos, kapit lang. Kumapit ka lang. Tulad ng isang kwento sa Bible, yung isang babaeng dinudugo for 12 years. For 12 years. Alam niyo ba yung kwentong yon? 12 years ang dinudugo. Kumapit lang siya sa laylayan ng damit ni Kristo. And she was healed. Amen. Kaya kapatid, sabi niya, kapit lang, lumapit ka kay Lord. Hindi ka makakakapit sa Diyos kung hindi ka lalapit. Amen. Lumapit ka kay Lord para ka makakapit ka kay Lord. Di ba? Lumapit ka. Saan? Yung laylayan ng damit ng Diyos, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mayroon ka pang kabigatan, anuman yung mga pinagdadaanan mo, ang Diyos nandyan. Ang ginawa ng babaeng barong ito, pansinin nyo, ang babaeng, babaeng balo, hindi siya balo ah, sorry. Babaeng dinudugo pala. Yung babaeng dinudugo na ito, 12 years na. Ang tanong, may asawa kaya ito? Ano kaya estado nito sa